Good evening, nanginginig sa lamig. Good evening, Len. Good evening, tita. Ganoon na ganoon. Mabuti nandiyan ka. Apo. Ay, pasto, may interview kanina. Ano pa? May interview. Oh, kamusta? Marami kami. Marami kayo. Anong work? Sa property management, accounting. Yan lang, malapit ang kagandahan sana. Malapit lang siya sa bahay ko, walking distance. Walking distance lang. Mm-hmm. O, tipid sa pamasahe. Oo, pero pang nagpawin exercise. Yeah. Pero naging, ang nagkakatalo lang sa rate. Kasi ayoko naman mag-work ng mababa pagkatapos. Okay, Sister Mini, ikaw ang manalangin. Mag-open ng prayer. Lord, thank you, Lord, for today. We pray that, Lord God, that you will work in us, Lord God. And I pray, Lord, na matuto po kami ngayong gabi, Panginoon, sa inyo, Lord. And I pray, Lord God, na yung mga papunta po, Lord, sa Zoom meeting, I pray, Lord, na i-remind niyo po sila, Lord. And let your name be glorified, Lord, sa meeting nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, let's start. Maganda ang pag-usapan natin ngayong gabi. So, focus tayo muna sa ating articles of faith. Kasi na-realize ko, ilan ba sa atin no, na umaatin ng simbahan na familiar sa articles of faith. So, meron tayong tinatawag na Church of the Nazarene Manual. So, mapapansin nyo, ayan yung itsura niyan. Itong Church of the Nazarene Manual ay ina-update no, kada 4 na taon. So, parang ano to, Olympics. No? So, may expiration. Expiration. Ayan na. 2017 to 2021 yung kanyang expiration. So, ibig sabihin to, ina-update, inaayos lang naman yung ano, yung mga pag yung manual natin ano. So, good evening, Sister Fen. Ayan, So, tong manual na to, mapapansin nyo sa left side. Good evening, Sister Fe. Sister Pepot, good evening. Wala pa po kayong audio. So, ang manual na to, available naman siya online. So, makikita niyo siya dito. Nandiyan yung, meron siyang menu dito sa left side ninyo. No, ayan. So, actually 16 to. 1-6. So, hindi naman natin tatapusin lahat. No? Actually, baka nga isa lang ang magawa natin kada Friday. Pero it's worth the discussion. No? So, magsisimula tayo. Ano bang ibig sabihin itong Articles of Faith? No, ito ay mga pinaniniwalaan natin bilang mga, mga Nazarenes, no? Mga Nazareno. Or bilang Kristiyano. So, denomination natin. Good evening, Sister Pepot. Maririnig niyo po kami? Good evening, Pastor. Yeah. Yung may naghuhugas ang pinggan. Naghuhugas at ang pinggan si Tep, si Stephen. Ay, de, kumukuha na. Dumudukot ng ano, si Chiria. Nagugutom. Anyway, sige po. Simula natin. Kayo na magsimula, Sister Fe. Ang unang-una kasi, sandali, mas maganda na natin yung isang area, isang ano, isang saan ko ba nilagay dito? Ito, Articles of Faith. Yun. Para mas maganda to eh. Lakihan natin. Yan. Makikita niyo pa.
Mm-hmm. Ayan, articles of faith. Oh. So, mapapansin nyo, ito yung first three ng pinaniniwalaan natin. No? So, yung triune God, ito yung magsisimula. We believe in sa God the Father, and then sa Jesus Christ, and then sa Holy Spirit. No, number four, pag-usapan natin yung Holy Scriptures, yung five sin, original and personal. Ito, diniscuss ko na ito sa preaching ko, naalala nyo. Atonement, number six. Number seven, ano yung prevenient grace? Number eight, ano yung ibig sabihin ng repentance? Ano mangyayari pag nag-repent ka? Number nine, justification, regeneration, and adoption. Number 10, Christian holiness and entire sanctification. Ito yung unique, no? Hindi naman unique, pero somehow, somehow we take pride din, no? as Wesleyans. And then number 11, ano yung church? Sino yung church? Number 12, baptism. Yan, ba't kailangan? The Lord's Supper, yung ginagawa natin every first Sunday. And then number 14, divine healing. Ano ibig sabihin nito? And then second coming of Christ. And then last, number 16, resurrection, judgment, and destiny. So, pag binasa mo yung articles of faith, para ka nang nagbasa na rin ng hindi naman buong Biblia, pero yung gist ng Bible na parang inan na siya. So, let's start dito. Ayan, i-highlight ko siya. Let's start with the triune God. Okay. So, paano ko mapalalakihan to? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, anyway. Nababasa niyo po? Sa cellphone, mapapalaki po. Ah, napapalaki niya. Oo. So, okay, let's start. Simulan natin kay Sister Fe Maranan. Yung number one, Pastor. Number one. We believe in one eternally existent, infinite God, sovereign creator, and sustainer of the universe. That He only is God, holy in nature, attribute, and purpose. The God who is holy love and light in triune, in essential being, revealed as Father, Son, and Holy Spirit. Okay. So, base dun sa binasa ni Sister Faye, no, meron dito kayo makikita na i-highlight ko, mga verses, no, na patungkol dito sa binuo na to. Kasi ano yung big sabihin to, parang statement of belief natin. Ito yung mga pinaniniwalaan natin. So mapapansin nyo ba na mayroong mga religion, no, na nagdidebate sila sa TV, no? Depende yun sa kanilang mga articles of faith. Usually, ang mga pinagdidebatihan nila yung kanilang mga articles of faith. Siyempre, we don't want to engage naman in a senseless debate kasi mauwi lang sa away, tuksuhan, or hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Pero it is our responsibility na ituro, no, sa ating mga miyembro, sa ating mga umaatin, ano ba yung mga pinaniniwalaan natin. Di ba po ba? So actually ito, maganda ito, ipinapaliwanag during the membership class, no, para mas naiintindihan talaga nila, no, at ma-appreciate nila kung ano yung kanilang sinasamahang simbahan. So dito, base dito, no, sabi dito, pag-usapan muna natin yung we believe in one eternally existent. No? Infinite. We believe in one eternally existent. Ano po ang pagkakaintindi nyo doon? Ayan. Sige po, mag-diskusyon tayo, magkwentuhan, at magpalitan ng ideas, kuro-kuro, at saka pananaw. Yan. Doon muna tayo. Isa-isahin lang muna natin. Ang kalaban? Mabigat ang kalaban. Yan. We believe in one eternally existent. As a denomination, as Church of the Nazarene, naniniwala daw tayo na doon sa isang
no, eternal na nag-exist. Ano po ba ibig sabihin yun para sa inyo? Permanent. Permanent. Mm-hmm. Walang nababago, ibig sabihin. No? Forever existing. Forever. Pag sinabing forever, no, ano ibig sabihin ba ng forever? Habang buhay. Habang buhay. Without end. O, walang without katapusan. Mm-hmm. O, parang pag-ibig may forever daw. So, sino tong tinutukoy na to? God. Ang ating Panginoon. Okay? Mm-hmm. Tapos, inano siya, i-define din siya as infinite God. So, anong ibig sabihin ng infinite God? At tingnan natin, ano, humingi tayo ng tulong kay Google. Ano ba? Ano ba ibig sabihin ng ano, infinite? Okay, tingnan natin ha. Infinite meaning. Para mas madali natin maintindihan. Pag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, pag di kayo, meron kayo hindi maintindihan, Google nyo lang. May dictionary naman sa Google. Sabi dito, limitless or endless, no? In space, extent, or size. At sabi pa dito, impossible to measure or calculate. Yan ba sa palagay nyo ay katangian ng Diyos? Yes. What do you think? Yeah. Parang ito nga, example nyo, the infinite mercy of God. No? Ibig sabihin nun, limitless. Kumbaga sa extra rice ng ano, mang inasal, Unlimited rice. Di ba? Tingnan natin no, dito sa Leviticus 19:2. Ayan. Sister Lenlen, makikibasa po. Speak to the entire Israelites community and tell them, be holy because I, the Lord your God, am holy. Mm-hmm. So kanina pinapasabi no, sa mga taga-Israel no, panahon to ni Moses eh. Sabi niya, be holy because I am the Lord your God, am holy. No, siya daw mismo ay isang ano, isang Diyos na banal, okay? So tingnan natin dito ah. We believe in one eternally existent infinite God. Define natin ano, kung ano ibig sabihin ng infinite. Sabi ng infinite, limitless, impossible to measure or calculate. So, hindi mo makakalculate si Lord. Okay? Ayan. Tingnan natin dito. Sovereign creator. Mm. Para sa inyo, ano ibig sabihin yan? Okay. Sulat natin dito. Sovereign. Ay, mali ata spelling ko. Sovereign. Ayan. Sabi ito, supreme ruler. Supreme ruler. Especially a monarch. Sample pa nga niya. Especially a monarch. No? Pero, kasi ang form of government, di ba may iba't ibang klase ng form of government? Merong democracy, merong communism, merong authoritarian, merong monarchy, di ba? Halimbawa sa ano sa England, di ba? Monarchical, di ba? So, pagka may hari, may reyna. So, yung ganung klase ng government, yung kingdom ng Panginoon, no? Supreme ruler siya. Pag sinabing yung presidente ng Pilipinas or yung presidente ng Amerika, minsan naririnig niya, tinatawag siya commander-in-chief. Di ba po? And ang ibig sabihin, yung lahat ng army, air force, navy, marines, lahat siya, no? Police, no? Pati security guard, eh, siya ang commander-in-chief. So lahat 'yon sa kumpas niya, kung anong sabihin niya, walang magagawa 'yon. Ayon sa batas, kailangan nilang sumunod. No. Pero dito no, siya supreme, ibig sabihin eh, kumbaga pag supreme, pinakamataas, 'di ba? So balikan natin dito ang ano sa kanya, sovereign creator. So siya yung lumikha
infinite na siya, eternally existent na siya, siya pa yung lumikha. Tapos, hindi niya lang basta nilikha. Anong kasunod? Sustainer. Sustainer of the universe. Of the universe. Okay. Ano po ba ibig sabihin ng sustainer? Sige po. Ano po bang ibig sabihin para sa inyo ng sustainer? Tingnan natin ulit dito. Life giver. Mm-hmm. Life giver. Maintenance. Oh, yun. Magandang word yun. Mine-maintain niya. Diba? Mali na naman pa spelling ko. Sustainer. Tama naman. Ito tayo sa ano. Para kinokorrect niya ang spelling. Sustain. Okay. Yan. Someone, sabi dito, who holds or maintains. Tama yung sinabi ni sister. No, firm upholder of tradition. No, sample sentence, they are sustainers of the idea of democracy. No, eto, maintainer, upholder. So ano yung mini-maintain niya? Ano yung ina-uphold niya? Balikan natin. Sustainer of the universe. So pag sinabi pong universe, ano po ba sakop nito? Buong mundo. Buong mundo. Galaxy. No? Yung saan ba tayo we belong to? Milky Way Galaxy. At isa lang yan sa mga galaxies. Di ba? At sakop nito yung buwan, yung mga planeta, yung outer space hanggang sa buong mundo, sa bawat nabubuhay, living things and non-living things, sa mga tao. Sakop nito, ibig sabihin, ano, COVID-19. Di ba? So, ibig sabihin, kung siya yung creator ng mundo, siya din yung sustainer ng universe, ang una itatanong ng pilosopo niyan, edi siya rin po ang gumawa ng COVID-19. Di ba? So, una-una, makikita natin dito, no, holy in nature. So, kung ikaw ay holy in nature, hindi mo na naisip nasirain yung ginawa mo. Do you agree with that? Kasi yes. Maganda sa salita ng Diyos, hindi nagko-contradict yung ano yung salita ng Diyos. Lagi siyang nagsaswang. Okay? So balikan lang natin ha para mas malinaw. Eternally existent, infinite God, sovereign creator, sustainer of the universe. Okay? Anong kasunod? That he only is God. So siya lang. So mali pala yung claim ng marami na Diyos sila. Diba? Madami rin kasing iba nagki-claim Diyos sila. Eh. Na, pero dito sabi, that he only is God. Yun yung statement natin. Na mamaya, babaka pa natin yung statement natin kung totoo. No? Titingnan natin kung nag... Kung makikita yan sa salita ng Diyos. Kasi hindi ka naman pwedeng gumawa ng statement na hindi pwede nakasulat sa salita ng Diyos. Tama po? Mm-hmm. Tapos dito, anong kasunod? Holy in nature. Yan. So anong ibig sabihin ng holy in nature? So parang pag sinabing, ayan si Sister Fe, talagang mabait siya natural. Diba? Narinig niya na yung mga ganun. Ayang si ano si Sister Lenlen eh talagang tahimik yan, natural. Natural na tahimik yan. 'Di ba? Oh, yan si Sister Fe talagang palangiti yan, natural lang na palangiti yan. So, kumbaga, sinasabi nature mo na 'yon. Kumbaga, effortless ginagawa mo 'yon. Na nakuha po natin. So siya, nature niya talaga 'to. Holy siya. So, hindi siya nagpe-pretend. 'Yun talaga yung makeup niya. Na naintindihan po natin. Tapos sabi dito, he is only God, holy in nature, attributes, and purpose. So yung holiness niya, yun yung natural sa kanya, yung attribute niya, holy rin siya. At yung mga purpose na ginagawa niya, yung mga gusto niyang mangyari sa mundo, sa buhay natin, it pertains to holiness. Okay, sabi dito, the God who is holy, love, and light, is triune in essential being. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Revealed as Father, Son, and the Holy Spirit. Yung Diyos na pinag-uusapan
natin na banal, no, sa pag-ibig at tinatawag na ilaw, no, ay intrayun essential being. Ang ibig sabihin po ng triune, no, ibig sabihin po, Trinity, no, nasa kumbaga nagma-manifest siya sa tatlong katauhan. At iyon ay ni-reveal or nakita or na patunayan natin as God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ayan. So, balikan natin. Okay. Sister Minnie, makikibasa po ulit. Sister Minnie. Unmute muna. Sige. So speak to the entire Israel community and tell them, be holy because the Lord your God, I am holy. Mm-hmm. Anong ibig sabihin? Okay? Pansin natin dito, nagsalita siya na sabihin mo daw sa mga taga-Israel, kayo'y maging banal, be holy kasi ako ay banal. Ano? Kasi akong Diyos nyo ay banal. Ito ba yung be holy because the Lord your God am holy ay nagsaswak po ba saan dito? Holy in nature. Amen. Attributes and purpose. So makikita natin yung statement natin dito. Di ba po? So dito sa Genesis 1, alam naman natin kung ano yung nakasulat sa Genesis 1, di ba? Tingnan natin. In the beginning? In famous na Genesis 1, di ba? Kung titingnan natin, ano ba yung nakasulat sa Genesis 1? Sige po, Tita Fe, makikibasa po dito po hanggang Genesis 1, 2, 5. Go ahead po, Tita Fe. Tita Fe? Nakamute. Nakamute si Tita. Ayan. Balikan na lang natin si Tita Fe. Okay. Sige, si Sir Lenlen, makikibasa. In the beginning, God created the heavens and the earth. Mm-hmm. Now the earth was formless and empty, empty. Darkness covered the surface of the water depths, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, let there be light. And there was light. God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. There was an evening, and there was a morning, one day. Okay. Dito pa lang sa simula, sa verse 1, no, in the beginning, sa simula't simula pa daw ng panahon, eh ang Diyos na yung gumawa ng kalangitan at saka ng mundo natin. Okay? So kung babalikan mo dito, sabi dito, no, we believe in one eternally existent, infinite God, sovereign creator and sustainer of the universe. So pasok siya dito, no, sovereign creator. At saka nung sinabi na sa simula pa lang, siya pa lang yun nandito, siya yung nagpasimula, ibig sabihin eternally existent na siya. No? Kung titingnan niyo dito, sabi dito, now the earth was formless and empty. Darkness covered the surface of the watery depths. And the Spirit of God was hovering over the surface of the water. So kumbaga, formless, no, and empty, darkness covered the surface of the water. Pero sabi dito, the Spirit of God was hovering the surface of the water. At siya na, ang una niyang ano, sinabi, let there be light. Kung babalikan natin dito, mapapansin nyo. Holy love and light. Wala si Tita Fe. Ayan. So mapapansin, ano yan? Si Sir Lennon, sige, basahin mo. The God who is holy love and light. Yes, the God who is holy love and light. Di ba? So yun, dinidescribe agad sino siya. Sige, tingnan natin. Deuteronomy 6, 4 to 5.
Sign natin. Ayan. Go ahead, Sister Pepot. Makikibasa po. Listen, Israel. The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Mm-hmm. So, dito, ini-establish na ito, one, eternally existent. Hiton man to. God. Diba? So, ibig sabihin, kumbaga, sinasabi ng Panginoon dun sa Israel, no, yung kanyang piniling bayan nung mga time na yon. Ay, nawala yung ano ko. Sa binasa ni Sister Fe Maranan, sabi niya, no, listen Israel, makinig kayo, no? The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. So ito yung ano eh, ito yung greatest commandment eh, 'di ba? Nung pangalawang nung sinamarize si Jesus. Ito yung greatest commandment. Yung pangalawa is love your neighbor. Love your neighbor as yourself. Kagaya nung pagmamahal mo sa sarili mo. Eh meron ba naman daw bang tao na hindi mahal ang sarili? 'Di ba? Paano mo ba daw mapapatunayan na mahal mo yung sarili mo? Pag nagkaroon tayo ng group picture eh, pagka pinost na sino daw una mong hinahanap? 'Di ba yung hinahanap yung itsura mo? Kung nakanganga ka ba o sarili. Ibig sabihin, mahal mo yung sarili mo. Kung gano'n mo kamahal yung sarili mo, dapat gano'n mo din daw kamahal yung kapwa mo. Basahin naman natin dito sa Isaiah 5:16. Tingnan natin kung anong nasusulat. Tita Fe, okay na kayo? Ayan. Can you read it po, Tita Fe? Ha? Can you read po? Marinig niyo ako? Opo, malinaw na malinaw po. Oo. The Christian, ano ba yun? Ito po. Ito pong naka-highlight. Oh, okay. But the Lord of armies is exalted by His justice, and the Holy God demonstrates His holiness through His righteousness. Mm-hmm. So anong binanggit? Holiness. Di ba po? So naka-establish din dito sa Isaiah kung sino siya. Diba? The Holy God demonstrates His holiness through His righteousness. Okay? So, kumbaga, kita-kita natin kung sino talaga yung Diyos na sinasamba natin. Diba po? Tingnan natin sa ano, sa New Testament, ano nakasulat. Yan. Sige, basahin natin to. Ayan, si Sir Mini, makikibasa. When Jesus was baptized, he went up immediately from the water, and the heavens suddenly opened for him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, coming down on him. And a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Okay, Sino ang tinutukoy dito? Balikan natin. Sino po yung tinutukoy dito? Yung Holy Spirit. Sino yung nagsasalita? God. Okay. God the Father. Okay. So si Jesus dito binabaptized, di ba? So he went up immediately from the water. So umahon na siya. Nung nilubog siya, umahon na siya. The heavens suddenly opened for him. Nagbukas daw yung kalangitan. And he saw the Spirit of God, no, descending like a dove. Ito yung Holy Spirit, tama si Sir Len, and coming down on him. Okay? And a voice from the heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Tanong ko po sa inyo, nakita nyo ba sa verse na to yung tatlo? Yes. Ito oh, nakita nyo ba yung triune in essential being? Yes. Revealed as Father, Son, and Holy Spirit. Okay, balikan lang natin ha. Sabi dito, triune
in essential being, revealed as Father, Son, and Holy Spirit. Balikan natin dito. Si Jesus, binanggit. Tama po. Binanggit. Spirit. Nakita yung the Spirit of God. The Holy Spirit of God. Na parang dove. Tsaka yun. No? Tsaka yung dove. Diba? At kaninong voice? A voice God. From heaven. God the Father. Yes, God the Father. So, sa Bible po, hindi naman naka-establish yung word na Trinity or triune in nature. No, pero as you read the Bible, makikita mo, mararamdaman mo, mapupuna mo na teka, ang Panginoon natin iisa, pero ang manifestation niya tatlo. No, meron nga nabasa ko ang sabi ang Diyos evident daw sa Old Testament, si Jesus evident daw sa New Testament, at ang Holy Spirit evident ngayon sa present time. Tama po ba 'yon? No, kasi nung nag-ascend si Jesus sa heaven, di ba? Kumbaga, nag-descend naman sa heaven yung Holy Spirit. Kung natatandaan nyo yung Day of Pentecost, na kung sila ay nagsalita ng nag-speak of tongues, no? At 3,000 yung nadagdag doon sa members nila, Peter. So yun, no? Yun yung Holy Spirit na nag-guide sa kanila. Kung matatandaan nyo, pinag-usapan natin ano yung mga pag-define natin, no, ano yung mga attributes ng Holy Spirit. So dito makikita kagad natin. So basahin natin naman ito. No. Matthew pa rin, 28:19-20. So ito familiar kayo dito eh. Sikat na sikat 'to. Yan, sikat na sikat yan, di ba? So ito ang ating statement, ating mission statement sa Church of the Nazarene at sa ating LA Philnas. Okay? So makikibasa po, Sister Lenlen. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. Okay, so ano nangyayari sa isang tao? Ang isang tao, makasalanan. And then one day, na-realize mo, makasalanan ka, you ask forgiveness from God. Experience po nating lahat yan, di ba? Ang tawag doon, born again experience. So, nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero ang salvation, it doesn't stop there. Tama po ba? Ang malaking pagkakamali ng maraming tao, tumigil na yung salvation after nilang i-accept si Jesus as personal Lord and Savior. No? Siyempre, hindi naman natin mababayaran yung utang na loob or yung kagandahang loob ng Panginoon dahil hindi natin siya pwede ma-outgive. Dahil talagang umaapaw yung binibigay niya sa atin. So, pero dito meron siyang inuutos sa atin na gawin. At malinaw na malinaw, bago siya umalis, sabi niya, go therefore and make disciples. Diba? So, ibig sabihin, ang pinagkakaabalahan dapat natin sa simbahan is making disciples. Anong ibig sabihin? Magdadala tayo ng tao sa simbahan, alagaan natin, tuturuan natin magbasa ng Biblia, tuturuan nating manalangin, papakilala natin si Kristo, hindi lamang sa salita, kundi pati sa gawa, pakita sa buhay natin. No? Tapos, ayaan natin siya lumago sa Panginoon. At sinabi dito, go make disciples of all nations. No? Ibig sabihin, hindi lamang Pilipino, hindi lamang puti, hindi lamang itim. No? Kumbaga, yung denomination natin, it answers all kasi global tayo eh. No. Pero sa atin, particularly, ang inassign ay mga Filipino-Americans dyan sa Los Angeles. Diba po? So, sabi dito, baptizing them, eto na, papasok na. Binanggit na naman, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Holy Spirit. So, saan po natin ito makikita? Triune. So, ito yung declaration natin, ano? Sinasabi natin bilang mga Nazarenes. Naniniwala po kami na triune in essential being, revealed as Father, Son,
and Holy Spirit. Ngayon, pag tinanong ka, eh, paano mo papatunayan yan? Pupunta ka dito sa Matthew 28, okay, 19 to 20. Na isa lang yan sa magpapatunay na merong triune God. Okay? So kung maaalala nyo, kung dati pa tayong mga Katoliko, pag nananalangin tayo, di ba po, nag-aantanda tayo? Anong tawag doon sa English? Sign of the cross. Sign of the cross. Naalala nyo po ba yun? Nagsasign of the cross kayo. Yung sobrang religious nga, eh, di ba? Kada madaanan na ano? Simbahan. Di ba? Nagsasign of the cross. Kasi yun, o kaya yung iba naman, pag nagmamadali, at yung sign of the cross kasi ganun, di ba? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Di ba? May ganun pa yun nung bata tayo. Yung iba naman, pag nagmamadali, di ba? Parang ano, parang signature, eh. Ganun na lang. Mabilis na lang. Kaya, ganun na lang, ganun. Yeah. May kaibigan ako eh, kada makikita niya simbahan, talaga naman nagsa-sign of the cross kasi daw, yun yung kanyang pagsaludo sa Panginoon. Actually, magandang gesture naman. Ano? At I don't see na anything wrong about it. No? Pero sa sobrang ano niya, religious niya, at sa sobrang madalas niyang ginagawa, lahat ng madaanan namin, bumabiyahe kami, papuntang Cavite, eh, lahat ng simbahan, talagang nagsa-sign of the cross siya. Nung bandang Pasay na kami, sa May Roas Boulevard, may nakita siyang malaking ano, structure. So, nag-sign of the cross siya agad. Sabi ko sa kanya, Brad, Cuneta Astrodome yan. pati yung Cuneta Astrodome, nag-sign of the cross na siya. No? Pero anyway, kumbaga, balikan lang natin ano dito no. Tingnan natin sa John 14:6 to 27. Ayan. Sino na nang babasa? Si Sister Pepot. Dali ah. Dali lang po ah. Yan ang maganda sa computer eh. Kumbaga, ayan oh, nandiyan na lahat. Hindi na tayo maglilipat ng mga pahina, di ba? Ayan. Sige po, makikibasa po Sister Pepot. John 14:6. Apo. Ah, hindi. Sandali lang pa. Sandali lang pa. Double check ko lang. 14:6 to 27. Ayan. Dali ah. 14:6 to 27. Sige po. Haba ah. Ito muna. Yeah. Jesus told him. Sige pa, sabi ko sa inyo, isa lang ang matatakil natin sa 1 hour. Eh. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay. If you know me, you'll also know the Father. From now on, you do know him and have seen him. Okay, ang ganda ng sinabi ni Jesus dito, di ba? I am the way, the truth, and the life. No, kasi yung representation niya nga, iisa lang naman sila eh. Okay? So no one comes to the Father except through me. Walang makakarating sa Tatay kundi sa pamagitan ng anak. 'Di ba? Kung kilala niyo ako, if you know me, ay kilala niyo rin yung Tatay ko. Kaya from now on, kung nakikita niyo ako, eh nakita niyo na rin yung Tatay ko. No, ano ibig sabihin para sa inyo nung sinabi na 'to? Kasi isa lang sila eh. Mm-hmm. So, kumbaga, anong angle mo siya tignan, yun din yung Father. Mm-hmm. So, nothing separates them. So, it's only one. Mm-hmm. Natatandaan ko lang po, doon sa dati nating religion, nananalangin tayo, di ba? Naalala ko may prayer na Mama Mary, please pray for us, di ba? Or Mama Mary, the mediator between sinners and Jesus. Naalala niyo pa ba 'yung mga ganun mga prayer? Ay, novena. Oh, mga ano, something na ganun eh. Tapos basta ang highlight si para pakinggan ka ni Jesus. Kailangan ng padrino. Sabihin mo sa mami niya, parang ganun. Di ba? Halimbawa, gusto mong tawagin yung barkada mo.
'di ba? Para payagan, para po alba, gusto mong umiram ng bisikleta sa kaibigan mo, sa kalaro mo. Eh ayaw nung kalaro mo o hindi kanya nadidinig. Para daw madinig ka, tawagin mo yung attention ng nanay. Kasi sigurado makikinig sa nanay 'yon. Tama ba? O alin ba, meron kang kailangan kay Stephen o di call the attention of Tita Fe, Sister Fe Maranan. So si Stephen, kumbaga gagawin 'yon kasi mahal niya si Sister Fe. Tama po ba? Yun yung konsepto na kinalakihan natin eh. Pero kasi dito, ang liwanag na sinasabi na I am the way, the truth, and the life. Ano ba sa Tagalog yun? Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Okay? So pag sinabing siya ang daan, wala nang ibang daan papunta sa ano, sa langit, sa Diyos, di ba? Or sa salvation. Pag excuse me, di ba yung... Pastor? Excuse me, di ba Pastor, naging issue yan noon kay Oprah? Mm-hmm. Ano yung naging issue kay Oprah? Yung kay Oprah kasi sabi niya hindi daw si Jesus Christ ang only way. There's some other way. Naging issue yan eh. Naging debate yan sa Oprah show. Kasi yun ba yung kay, ano, kay Joel Austin? No. Yung programa ni Oprah show... Kasi marami siyang guests. Iba-ibang faith yata yun. Tapos so pinanin nila niya ni Oprah na hindi lang si Jesus ang way. Meron pang ibang way. Kaya naging debate nila yun for how many months. Well, sa isang banda kasi, no, kasi ito absolute truth. No, ibig sabihin ng gospel truth, absolute yun. Kumbaga, wala nang ibang katotohanan kundi yun. Ano? At ito, sinasabi si Jesus ang katotohanan, the truth, di ba? Pero, somehow, may mga, siyempre, mga kapatid tayo na hindi pa naman talaga nahiintindihan ng buong katotohanan. So, we need to be understanding, no? Kumbaga, yung maging maintindihin tayo at pasensyoso sa kanilang paniniwala. Matuto tayong rumespeto, matuto tayong huwag makipagdebate o ano. Pero hindi naman natin kailangan mag-compromise na sige na nga, kung ano yung paniniwalaan mo, maniwala na rin ako para walang gulo. Eh mali naman 'yon. Pwede naman sabihin natin na sige, kung yan ang pinaniniwalaan mo, ginagalang ko 'yan. Pero para sa akin, ito yung pinaniniwalaan ko. Okay? I am the way, the truth, and the life. Si Jesus saka, yun. Pastor, di ba nung nandun tayo sa Catholic faith? Ako nung nasa Catholic faith ako, kasi Catholic school, so mas more on kay Mama Mary, yung sa nagunubi na ka. Pero hindi natin na may mention si Lord. Yeah. Ako rin, napansin ko rin yan, ano, kasi ako dati ako member ng Marian Youth Movement. Yun. Sa organization namin, sa lahat ng meeting namin, sa lahat ng dasal namin, sa lahat, everything, focus kay Mama Mary. Walang masama kay Mama Mary. In fact, siguro, no? Pero kasi established natin si Mary, tao lang. Para siyang si Paul, si Peter, si Joseph, si, alam mo yun, si Abraham, si David. Walang pinagkaiba si Mary. Si Mary ay biblical character. Parehas natin, tao lang. Di ba po? So, hindi siya worthy na sambahin. Well, she is a blessed woman kasi siya yung napili bilang maging nanay ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi pa rin siya ang the way, the truth, at ang buhay. Kasi wala naman siyang capable bumuhay. Wala rin siyang capability na mag-create. So kung ang gagamitin natin siya bilang impluensya lang, eh nandun pa rin yung kultura nating padrino. Nakuha niyo yun, na lumapit sa padrino kapag may pangangailangan. No? How about you, Tita Fe? What can you say about yung sa ating fanaticism, no, patungkol kay Mama Mary? Kasi yung kanyang pagiging yung bilang Kristiyano kasi I admire Mary. Okay? I admire Mama Mary. Yung kanyang boldness, yung kanyang ipagtanggap ng kanyang ano. Pero yung ginagawa kasi natin ng iba nating kapatid na parang sinasamba or nananalangin sa kanya, kumbaga it contradicts si sinasabi nga dito sa John chapter 14, 6 and 7, no? How about you, Tita Fe? Ano masasabi niyo doon? Oo, yeah.
creature naman, creature lang. We know we respect Mary, Virgin Mary. We respect her. Mm. And she has demonstrated a lot of good character that we can follow. Mm-hmm. But she is still also in the grave waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Tao lang din siya. Mm-hmm. Created by the Lord. Mm-hmm. By God. Ang ganda na sinabi niya, tita, creature. Kasi it differentiate agad yung creature sa creator eh. Alam niyo yun? She is a creature. Creature lang eh. Kumbaga, ito yung level niya, parehas natin. That's so, right. Flesh. And she's still waiting. She is still waiting in the grave. For yeah, the flesh and blood siya. Kaya kumbaga halimbawa kung ang si Mary no nasa heaven, siguro umiiyak siya no kasi parang sinasabi niya, "Nako, wag niyo ako sambahin." Di ba? Kasi hindi ako yung way, hindi ako yung truth. Hindi yes. ako yung life. No, siguro ang bigat din ng puso niya no na nakikita niya milyon-milyon na tao no na lulugod sa kanya, no? At kumbaga mali yung sinasamba, 'di ba? Alam niyo, sa sobrang fanaticism ng mga kapatid natin, nangyayari 'to, pero napapansin niyo ba sa hanay naman natin ng na mga Christian na tinatawag, may pagkapanatiko rin yung iba sa atin eh. Kasi yung iba pag nakikita yung mga birhen or statue ng mga kapatid natin na nasa Catholicism, no, iba sa galit, binabasag nila. Sinasabi nila, Barbie doll lang yan, chok lang yan. Binabasag, sinisira. Ano masasabi ninyo? Tama ba yun? Tama bang ginagawa yun? Or, kumbaga, tama bang ginagawa natin, mga Kristiyano yun? Hindi. Mm-hmm. Bakit? Bakit hindi tama? Kasi, we have to rest. But we have to show respect. Mm-hmm. So hindi mo mapapakita sa kanila o ma-i-share ang word kung sisirain mo yung image. Mm-hmm. Mm-hmm. So it should be by word, not by yung graph na action. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi nabanggit mo si Sir Lenlen yung word na respect. Mm-hmm. 'Di ba pag inimbita natin, ba, may kaibigan kang Katoliko o kamag-anak, inimbita mo sa simbahan. 'Di ba bilang respeto nila sa iyo? Sumasama sila minsan, 'di ba? Ibig sabihin, they respect kung what you believe, no? Kumbaga bilang in return, we must also respect kung ano yung pinaniniwalaan ng iba. Sabi nila kaya daw sila nag-aantanda para saludo sa Panginoon, no? It doesn't necessarily maniwala tayo or umayon tayo, pero we need to respect. O iba may hawak na rosario or scapular or mayroong mga birhen sa grotto nila sa garden or whatever. We need to respect kasi they also respect us, di ba? Kapag iniimbita natin sila sa mga events natin, nirespeto nila tayo, di ba? At the same time, pero iba kasi yung tinatawag na holy anger unless you are prompted by the Holy Spirit and you need to make a statement, depende sa sitwasyon. Then do it kung alam mong galing sa Holy Spirit yun. Pero kung galing lang sa'yo, holy pilit yun. No, at kumbaga gusto mo lang na mambuisit ng ibang tao at bawasakin mo yung kanilang grotto. At dahil sa sabi mo ay, well, sa totoo lang, lahat na sasabi mo, tama. Kasi whatever you will say na, ito Diyos-Diyosan, lahat yun, tama. Lahat yun nasa Biblia. Pero yung pamamaraan mo, parang hindi naman nakita si Kristo doon. Tama po? Kasi, imbawa, kung bagong bili yung grotto, di winasak mo. Kaya yung, ang mamahal pa naman ata ng mga bili nila dyan, ano, sa mga sculptures, no, sa mga chalk, sa mga wooden carvings, di ba? Pastor, may exchange lang ako. Sige, sige. Kasi nung Catholic pa ako, nag-a-attend ako nung Hail Mary 2000. Okay. So, nung nag-host, may nag-host nun eh. Tapos marami kayong pupunta, magpapakain sila. Magdadasal kayo ng Hail Mary 2000. So, salitan kayo. 2,000 times? Uh-huh. Mm-hmm. Para matapos nyo, mabuo nyo yung 2,000 for one day.
Mm-hmm. For maghapon. Mm-hmm. So, I was there, sinabi ko ng friend ko. Mm-hmm. So, merong umattend doon na Christian. Okay. So, yung Christian na yun, ang ginawa niya, nung siya na yung turn na niya, mag-rosary, mm-hmm. pinagtawanan niya. Okay. So, tapos nagsasalita siya ng ano, ng, sinasabi niya nga yung mga ganon, hindi mm-hmm. dapat yung ganon-ganon. So, ang ako, na hindi pa ako Christian nun, ang inano ko talaga yung respect. Sabi ko, kung mm-hmm. ito, Christian, bakit hindi niya respeto yung ibang tao mm-hmm. na belief? So, mm-hmm. doon pumasok yung sinasabi mo na hindi ko makita si Christ doon sa tao na yun. Mm-hmm. So, kasi in the first place, sana, hindi ka nalang pumunta kung mantutuya ka lang. mm-hmm. Tapos doon, sabi, doon nung una, ang impression ko sa Christian, mayabang. Mm-hmm. Eh, ano, katoliko ka pa nito, ah? Katoliko pa nito. Tapos, sabi ko ganun, dapat ito, kung Christian siya, naiintindihan niya kung bakit yung tao, yung pa rin ang ano, dapat in-explain niya. Eh, marami kong ganun, dapat. Mm-hmm. Pero hindi yun ang reaction ng taong Christian. Yeah. Mm-hmm. So it took a while bago ako naging Christian. Yeah, no. So natisod ka pa pala, no. Kumbaga, imbis na kasi hindi imbis na ma-lift up natin si Jesus, natitisod sa atin. Naging hindi makita eh nang lumabas mayabang, mm-hmm. hindi ito ang Diyos na pinapakita niya ganun. Mm-hmm. Eh yung ano naman, matanong ko kayo, yung inimbitahan kayo ng kaibigan mo, piyesta. Tapos meron akong Kristiyano, ang sabi niya, hindi rin ako Kristiyan. Catholic pa ako. Sabi niya, hindi ako pupunta kasi Kristiyan ako eh. Kasi yung piyesta, nililift up nila yung mga santo-santo. Eh, Jesus focus ako. Wala naman ako nakikita masama na sinabi niya. Pero yung attitude niya, kumbaga, towards them, parang you know, parang rough, parang rude, no? Pero actually hindi pa. Pero mas naging rude 'yon noong decide na 'yon, no? Kami, mga hindi naman kami mga Christian, pero nagba-Bible study kami during that time. Tapos sinabihan kami na since nagba-Bible study kayo sa grupo na 'to, dapat 'wag kayong pumunta sa piyesta kasi yung mga kinakain diyan eh inaatang 'yan. Alam niyo inaatang? Inaalay. Inaalay, no? Something ganun or piyesta ni San Antonio, San Peregrino, or San Juan Bautista, King whatever. Joseph, Santo Niño. Oh, so, kumbaga, parang hindi si Jesus yung nakaano dyan. No? Ngayon, ang sinasabi niya kasi, yung pagkain dyan, unholy, no, nasa Bible yan, ganun, ganyan, ganyan. Ano masasabi niyo doon? Anong pag inimbita ka sa piyesta, o kaya sa kasal ng kaibigan mo o ng kamag-anak mo, eh, Katoliko, hindi ka ba pupunta? Ano ako ba? Naging abay pa nga eh. Ah, naging abay ka pa. Oo. ikaw, Tita Fe, ikaw. Pupunta ka ba? In-invite ka sa piyesta? What do you think? Nadinig ba ako ni Tita Fe? Eh, ako? Apo. Sorry, Pastor. Kung tao, Pastor, na hindi ko talaga ma-refuse, mm-hmm. I would go, but alam ng Diyos ang puso ko, talagang nasa Diyos. And I don't mm-hmm. worship, I don't give any good idea or honor yung mga ganon. I mean, I honor them, but hindi ko sinasamba sila. Mm-hmm. And then, kung halimbawa may pagkain doon because the food is usually offered to mm-hmm. the idols, you know, We as Christians, children of God, we can pray over our food mm-hmm. and ask the Lord to cleanse it, make mm-hmm. it. What's the word for that? Sanctified, holy. Sanctify. Mm-hmm. We can say, Lord God, sanctify my food. Mm-hmm. And I would like to take it, without mm-hmm. Signifying that I adore them. I worship them. You're not necessarily agreeing doon yes. sa form of worship. But right. bilang tao, bilang Kristiyano, ayaw mo naman matisod sila.
At sabihin na ganyan pala yung mga Christians, mga isnabero, isnabera. Right. Mm-mm. So how about you, Sister Faye? Halimbawa, merong nagpa-house blessing. Ayan. Tapos, di ba sa house blessing, minsan merong inaatang na mga pagkain. So, ano? May holy water na hinahasik. Oh, ayan. Eh, natansikan ka ng holy water. Ano ba, tatakbo ka ba kagad sa CR at maghuhugas ka? O, hindi. Eh, malabaw, masarap pa naman yung buko salad. Hindi mo makakainin. Tay, mamaya na. Tay, mamaya na, mamaya na. Mamaya, hindi pa tapos. Later, 5 minutes pa, mamaya. Sorry. Okay lang. Tumatawag kasi si Faith. Tumatawag yung anak niya. Ako, Pastor. Pastor, share ko lang. Nung, alam mo, nung kasi si Ben, nung bagong kasal kami ng husband ko, galing siya sa Saudi. Eh, alam mo, mga taga-Saudi, talagang masyadong matitigas sa mga preachings yan. Yeah, oo. Mm-hmm. Tapos, bagong kasal kami, no? Dalawang beses nga kami kinasal kasi ayoko pakasal sa Christian. So, okay. Nagpakasal kami sa church niya, nagpakasal kami sa church ko. Okay. Tapos ngayon, pagka nag-a-attend ako ng church niya, talagang naiinis ako sa pastor kasi talagang ine-emphasize niya dapat basagin yung mga santo. Mm-hmm. Alam mo naman ang mga preaching ng mga Saudi, grabe. Mm-hmm. Ganyan. So talagang galit na galit ako sa pastor namin na yun. Mm-hmm. Tapos pag nag-share si Ben sa mga kapatid ko, sa mami ko, ganyan, mm-hmm. talagang matigas ang preaching niya. Kaya tuloy yung mga sister ko nangihilag sa kanya. Mm-hmm. Kasi sabi ko sa kanya, sabi ko, paano mo silang mahihila kung ganyan ka magsalita? Sabi kong ganyan. Yung mga preaching ng Saudi, hinahinayin mo. Hindi ka makakahatak ng tao niya kung ganyan ang preaching mo. Sabi ko, hindi pa nga sila mga Christian, tinitira mo na. Ganyan. Okay. Sabi ko, mali yun eh. Kasi minsan yung focus ng preaching ng iba, naka-focus doon sa pagkakaiba kesa sa pagkakahawig. Yeah. Di ba po ba? Halimbawa, kung magsasama tayo sa isang apartment, kung pag-uusapan natin, halimbawa, Ilocano ka, Bicolano ko, kung ayaw mo nang maanghang, ayaw ko nang saluyot, talaga hindi tayo pwede magsama. Di ba? Mm-hmm. Pwede muna natin bang pag-usapan na parehas tayong Pilipino at parehas tayong mahilig kumain ng kanin. O di doon doon pa lang medyo magkakaintindihan na tayo, di ba? Yeah. Tapos hanggang sa lumaon, hayaan natin ang Panginoon ang mangusap sa mga puso natin at paniwalaan kung ano talaga yung tama. Kasi minsan, maring tama naman yung sinasabi mo, pero the way, the manner you deliver it, hindi minsan katanggap-tanggap. Pero pa isang instance, Pastor, di bagong kasal kami ni Ben, tapos dinila niya ako sa province nila. Eh kasi mga tiyuhin niya, puro pastor. Mm-hmm. Pinakilala ako doon sa tiyuhin niyang pastor. Ang unang tanong sa akin, ikaw ba si Fe? Sino ba si Maria sa buhay mo? After that, sabi ko, ayoko na pumunta sa bahay ng tiyuhin mo yan. Hindi na ako pumunta. Intimidating agad eh, no? Sino ba si Maria? Naglagay ka agad ng linya, no? O, dyan yung mga Maria, dito yung mga Kristo. Parang gano'n. Yeah. Sino si antigas pa, Pastor? Sino si Maria sa buhay mo? At saka may iba naman, kung natatandaan nyo, yung pagkapasok mo sa simbahan. Kasi ako, naalala ko, yung unang araw na pumasok ko simbahan, tapos ang sabi nung pastor, lahat po nung bago, ihiwalay namin. So, hindi mo na kami isinama sa service. Nilagay kami sa isang room, tapos meron doon isang lola na nag-explain sa amin about salvation. Pero ang bungat niya, hindi yung mahal kayo ni Kristo, kung meron kang kasalanan, papatawarin niya kayo. Hindi ganun eh. Ang bungat niya, sabi niya, ngayon, no, malapit nang mag-year 2000, sabi niya. 2000 years ago, di ba, dumating si Kristo. Sa year 2000, darating uli si Kristo. Okay? Parang 1995 yun, 1996 or something ganun. So, pagdating ni Kristo, kapag hindi ka pa tumatanggap, pupunta ka ng impyerno. O di natakot ako, hindi na ako bumalik. Hindi ako bumalik. Natakot ako. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kumbaga, dapat maintindihan natin na ang pagpapakilala sa Diyos, no,
Hindi lamang sanguso, kailangan pati sa puso. Yeah, para sa simbahan natin, pag naging bita tayo, no, hindi tayo dapat intimidating. It's not about us actually. No? It's not even about them. It's about Jesus. Gusto natin makilala nila. Sino talaga si Jesus? Sino yung Panginoon na dapat nilang sambahin? Yun lang. Let the Lord work sa buhay nila. Allow natin yung Holy Spirit na mag-move. Kasi minsan pag pinangungunahan natin yung Holy Spirit, eh, alam niyo yun. Na-born again nga ako, eh, gusto kong mag-preach kahit saan. Eh. Gusto ko, alam niyo, parang mainit na mainit ka. Pag ngayon, pag hindi tumatanggap, naiinis ako. Sabi ko, ano ba naman to? Pupunta to sa ano? So wala na akong pinagkaiba doon sa, alam niyo yun, sa sinasabi ko na lola na nag-explain sa amin. And nalimutan ko na ang trabaho natin is to proclaim the gospel. Hindi natin trabaho maborn again yung tao. Kasi wala tayong power doon eh. Hayaan natin yung Holy Spirit ang gumawa nun. At lalo na, in-establish dito, siya yung Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ayan. So, ang dami natin pinag-usapan. It's already 9:10. Alam ko, nabitin kayo. Oh, sa next Friday, pinag-usapan natin sino yung Diyos Ama, God the Father. Next Friday, pag-usapan natin ito, Article of Faith number 2. Si Jesus, no? We believe in Jesus Christ, the second person of the triune Godhead, and He was eternally one with the Father, that He became incarnate, ang ibig sabihin ng word na incarnate, yan, by the Holy Spirit, and was born of the Virgin Mary, so on and so forth. So dito, ang assignment natin, next Friday, ay mag-ready kayo ng mga tanong. Yan. Okay. Mag-ready. About this topic. About this topic, about Jesus. Mm-hmm. You know? Ipo-post ko to, pati yung verse doon sa ating, what do you call this? Sa ating, website. Ating messenger. Kaya lalagay ko dito. Mm-hmm. Ah. Ayan, nawala tuloy. So, isusulat natin dito. Ayan, sa Friends of LA, no? Lalagay natin siya. So, lagay natin. May assignment na tayo. Ayan, may assignment na tayo. Lalagay ko dito, ha? Ah. Ayan. Mm-hmm. So, mapapansin nyo dyan. Yun na, pumasok na sa inyo. So, ito. Lesson number 2, we believe in Jesus Christ. Mababasa nyo. Maikli lang naman. Plus, basahin nyo itong mga verses na to. Pagkatapos, dito nyo rin isulat yung mga tanong nyo para makita okay. Ko na. Tapos, pag-uusapan natin sa susunod nating meeting. Para dire-diretso yung discussion. Medyo nanganganay lang tayo kasi lahat naman pag una nanganganay. Parang panganganak yan, di ba? Pagkauna, pagpanganay, medyo nahihirapan. Pero ito, dire-diretso na. Saan yung assignment, Pastor? Andito po sa Friends of LA Philnas. Sa messenger na po. Nasa messenger. Okay. Ay, Pastor, dumating na sila Sister Mary Ann. Kasama ba sila sa mga nanonotify? Opo, kasama sila sa nanonotify sa LA Philnas. Oh, okay. Ayan. Pagkatapos, ang assignment natin, basahin lang to, pati itong mga verse. Pagkatapos, sulat lang kayo ng gusto nyong itanong. Anything. Tanong na mahiwaga, tanong na matalino, tanong na nakakatawa, tanong, kahit anong tanong. Tapos subukan nating sabay-sabay na sagutin. Wala naman sa akin lahat ng sagot na nasa Biblia. No? Hindi naman ako magki-claim na ako yung pinakamatalino, pinakamagaling sa ano. Tanongin natin si Google kung ano masasabi niya. Tanongin natin yung Facebook. Tanongin natin yung Biblia. Tanongin natin yung manual. Tayaan natin yung Holy Spirit ang mag-lead sa atin. Alright? Oh yeah. Sabi ko nga, Pastor, kay Besad, bakit hindi ka na sumasama sa amin sa Bible study? Kasi daw nung wala si Mary Ann, di na daw niya nabubuksan. Sabi ko, hindi na si Mary Ann, bumalik ka. Yeah, oo. Tapos mag-invite ko sila. Mag-invite pa tayo para mas madaming matuto. Pastor, pwede niyo ba unang i-post yung sulat ni Pastor Christine sa ano? Sa Christine ba yan? Sa dito para baba. Kasi naputol, nawala sa akin, nabura eh. Ano pong sulat? Di ba meron siyang sulat kay Pastor Gondi? Yung letter ng transfer niya? Ah, okay. Doon sa ano po? Hindi ko natapos eh. Kasi nawala eh. Nabura. Ano ko po? Ilagay ko po doon sa ano natin. Sa board po yun. Sa board. Oo, sige Pastor. Pinabasa ko. Nanggit na. Biglang nabura eh. Okay lang po. I-share ko po sa inyo. Okay. Sige po. Thank you.
At maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Manalangin tayo ulit. Tita Fe, okay. Kindly lead us into prayer. Okay, let's pray. Heavenly Father, we praise you and thank you, Lord God, for your presence in our midst. We thank you for everything that has been discussed, O God, tonight. We know, O Lord God, that it is giving you honor and for knowing the truth so that we can be filled with the truth and the truth will make us strong and give us boldness, O God, to share it with people who know you not. We thank you, Lord God, for blessing everyone who is here tonight and who have heard, O God, this lesson through our pastor, Pastor Jeff. We pray, Lord, we thank you that whatever we have received, the knowledge we have received tonight, becomes a part of us. It becomes a part of our spiritual life. It has been a part of the equipping of us as we share your word. We thank you, Lord God, for filling our hearts today with the love and peace of joy. Mm-hmm. Oh God, from the throne of grace, mm-hmm. through Jesus Christ, our Lord, and for his sake, we pray and dismiss us, oh God, with more mm-hmm. blessings, oh Lord, upon us all. In mm-hmm. Jesus' name we pray. Amen. 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 Good night, Amen. Tita Fe. Thank you. Good night. Sir Pepo. Sister Bye. Linden. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night, okay. Sister Manny. Okay, bye. Ingat kayo. Okay. Bye-bye. Bye-bye.